Okay, nagsinking na ba in the fact na champions kayo ng NCAA, Mark? Yes, nagsink in na, pero the night after the game, talagang hindi pa, parang nanaginip pa rin ako, pero napanabukasan na, yun, nagsink in na sa amin. Talo na sa akin. Ikaw, Ray? Oo, ganun din, nagsink in na. Hanggang ngayon, may hangover pa ako sa pagka-champion na. Dapat lang, oh, enjoy niya. Kaya nga. Nag-sync in na, pero yung napanood namin before kami pumunta dito, yung replay, kinakabahan pa rin ako yung replay niya. Pero ayun, champion nga, sobra saya. Baka mag-iba yung decision mo. Oo, baka di mag-double lane violation. Kaya sa kailangan, we'll get to that in a moment. Yes, girls. Siyempre, this entire series, hindi namin, as fans na nanonood, hindi namin talagang maisip kung sino yung mananalo. From game one na ganun ka-exciting, ganun ka, kung kami nang nanonood na nervyos, what more pa kayo na naglalaro nun? Kwento niyo muna sa amin kung ano yung experience nyo in game one, in that kind of setting, that kind of game, na talagang palitan lang ng lead, tie ng tie, gulo eh. sa amin na naman kasi sa team, as long as mag-stick lang kami sa game plan ni coach, gawin na namin yung gusto niya, like sa defense, lang sa defense, so kahit tumira kami, hindi kami makashoot, sabi ni coach, okay lang yan, basta bumawi kami sa defense. So, I think yun yung nangyari ng game na yun. Okay, kasi sabi mo nga, sinusunod niyo yung mga sinabi ni coach. Ngayon, before the season, during team building, nagsabi si coach Aldin Ayo. Sabi niya, boys, magcha-champion tayo. Anong reaction niya nung sinabi niya magcha-champion kayo? Yes, totoo yung sinabi ni coach sa interview niya na, nung sinabi niya sa amin na magcha-champion tayo, tumawa talaga kami. Tumawa kayo? Ba't kayo natawa? Kasi may doubt pa kami dun sa team namin eh. Kasi may kita mo naman talaga, sobrang pantay-pantay lang yung height namin. Yung pinakamalaki namin is 6'5". So talagang di pa kami niniwala talaga. So yun, inawala namin si Coach Nima. Is it a point of pride talaga sa team ninyo na wala kayong foreign players? Tapos may Ant-Man pa kayo. Patihado talaga eh. No? Wala na kang malaki, kumuha ka, pinakamaliit na point guard. Eh, ikaw, Macjur, ano ba, sobrang proud ba kayo, nanalo kayo ng championship, and yun, wala kayong 6'7", 6'8 na player. Nakaka-proud talaga kasi nakita mo, makikita mo yung hard work na, tsaka yung effort talaga, sobrang yung effort. 40 minutes na mayhem nga. Tapos, walang foreign player, makikita mo yung big man namin, sobrang hirap. Pati kami, tumutulong na kami sa rebound eh. Gang rebound talaga, team effort, kailangan talaga. Yun. Okay. Moving on to game 2, Ray, my goodness. Nakalimutan niya paano mag-basket mo. Siyempre maraming nagulat, maraming, may ibang nagalit na fans. Paano mo nakuhang mag-bounce back from that performance? Kasi during the game, syempre, I'm sure frustrated ka. May mga moments na, pero hindi ka linabas ni Coach Alden. Yun yung nakakatawa kasi sobrang laki ng tiwala ni Coach Alden. Even though hindi ako nakapag-contribute sa offense namin, so doon ako bumawi sa defense namin. Then, ayun, nakita ni Coach yung defense ko nga na doon ako bumabawi. Kaya hindi niya ako nilabas. So yun, yung game to ko. Yun yung naging motivation ko, kaya ako nakapag-bounce back sa game 3. Okay, and then speaking of game 3, kasi dami nang umulit sa akin, gusto nila malaman talaga ano nangyari doon sa double lane violation. Ito yung hinabangan ng lahat eh, 2 weeks na nila hinihintay eh. We're going to show the video of the double lane violation. Kukwento sa atin ni Macjur. Ano yung plano niya dito sa play na to? I think we have the video. See, I think it was Soliano. Soliano was taking the free throws. And then nakita ka ng mga tao, nagmadali ka papasok. Yeah. Ito, okay. So that's si Soliano. Ayan, parang Flintstones lang na pumasok eh. May sound effects dapat yung pagtakbo eh. So, okay, Macjur, kwento mo ka, ano bang plano mo nun sa play na yun? Nung una kasi, nung na-foul si Job, si K-Rox yung una nakita ng possession arrow. Sabi niya, Jor, pasok tayo kasi sa atin yung possession arrow. So alam yung dalawa. So prepared na kami. Okay. So yun, pumesto na ako dun sa rebound. Nung una, shumot. Tapos, nung pangalawa, yung pangatlong dribble ni Jom, nabitawan niya kaya bumalik muna ako. Okay. Tapos nung patira na siya, kaya pumasok ako agad. Tapos pagka-rebound ko, pagkatingin ko sa referee, naka-jump ball na sign.
Doon ako, nag-celebrate. Oh, nakita, kitang-kita eh. Halata naman masaya ka. Halata nga eh, nasunod yung plano mo eh. Kasi, in a game like that, na yung konti na lang makukuha mo na yung panalo, it takes a lot of presence of mind para maalala yung ganong klaseng rule. Siyempre, may mga hindi natutuwa doon sa rule na yun. Pero, it's actually really one of the rules. So, kailangan itawag yun eh. So, yung the fact na naisip niyo pa yon in that situation, it just shows you also yung yun nga, presence of mind and maturity niyo as a player. And ikaw may 1 year ka pa sa letra, di ba? Last okay. So, ilang beses pa gagawin niyo? Hindi nang makinabahan, baka di sumunod si Art De La Cruz. Kasi nga, hindi nga din ako aware pag di siya sumunod, sa kanila pala yung bola. Oo, kayo violation. So, mali ginawa mo. Hindi, tama yun. Smack ba? No, okay. Anong pinakamahalagang lesson ang natutunan nyo from the entire experience, right? The first round, second round, championship, this season, biggest lesson na natutunan nyo at talagang isa sa puso nyo from now on, Mark? For me, yung hindi pagsuko. Like, kasi may mga games kami na nalaman kami ng ilang points, but still, kung hindi ka nagsusuko, parang maraming pwedeng mangyari na positive. Then, yung pagiging responsible. Then, pagiging follower din, being a follower. Kasi kung hindi mo rin susundin yung mga inutos ni coach, I think walang mangyaring maganda rin. For me, yung samahan namin, yun yung hindi ko makakalimutan. And dadaling ko yun sa next career ko. Kasi kami, nung natalo kami nung AYAC, nung nag-7-0 kami, din natalo kami. Sobrang sama ng loob namin, no? Pero after nun, di kami umiwalay-wala. Ano lang talaga, together pa rin kami. Then siguro yung palaban and then puso na kahit na lamang na yung kalaban, di kami sumusuko hanggat di pa natatapos yung game. Sa akin siguro yung maniwala sa sarili na kaya namin. Kasi sa totoo talaga, di ako sa kakayaan ko, di ako ganun ka naniwala na kaya ko pala talaga. Tulad ng championship, naglalaro ako sa mga superstar namin. Nakasabay ko sila. Di ako naniniwala sa sarili ko eh. Pero nung simula nung binigyan ako ng kumpiyansa ni coach, sinabi ko lang na gawin ko yung part ko. Ayun, may na-deliver ako na maniwala na talaga. Pag nakikita niyo yung video na yan, nung nagsa-celebrate kayo, nagilamutan ako. Kailan nyo na-realize na eto na to, kaya natin, actually, kaya pala natin makuha tong championship na to? Kasi hindi kayo naniwala kay coach eh. Kinawanan niya. Kinawanan nyo siya eh. Kailan? When was it? First round ba? Second round? Na-realize nyo na, teka pare, kaya ata eh. Yung first round, nung naka 7-0 kami, so medyo nawawala na yung doubt sa sarili namin. Nabubuo na yung paniniwala namin na kaya namin hanggang sa dulo. Ako nung kami, 3-0 kami. Wow, aga. Mas maaga. Kumpiyansa. 3-0 pala. Kalaban namin binili, akala mo, mga chamba lang sa mga. Then yung second game, sabi ko, sige nga, patunayan nga namin kung hindi nga pa chamba yung first game namin. Doon nung nag 3-0 kami, doon ako nakapagano na kayang-kaya naman pala talaga. Maniwala lang sa sarili at maniwala lang sa mga teammates, lalo sa mga coaching staff namin na yun, kung magtiwala lang kami sa isa, lalo sa mga coaching staff, may mararating kami and then makukuha namin yung goal namin. Sa akin yung 7-0 kasi nung 7-0 kami, halos nakalaban namin yung contenders, yung San Beda, JRU, tapos yung I think Perpetual din, yung malalaki talaga na off-season pa lang, sila lang talaga yung top na contenders. Yun ang kalaban namin sila, tapos natalo namin sila. Sinabi namin sa sarili namin, ay, kaya pala namin talaga. Ayun, nagtrabaho pa kami ng maigi para inakuha namin yung championship. We might as well tell them, no, na meron kami mga expert dito. Tinanong namin sino yung top 4 nila. At the start of the season. Oh, before the season. Sino yung top 4 ni NC?
isa lang ang nakalusot kayo, paipa eh. Number five eh, tabla pa. Yung parang, sinama lang yung letra. So wala kayo talaga dun sa Final Four. Yung mga expert eh, tinanggal na namin. Lalo sila ng trabaho dito. Hindi na po dito. Now, we're not done with the champs. Meron pa tayong mga kwentuhan with them and kaya pa sa with their yep. Fatspeak question at the end of the show. We'll show you how the Warriors beat the Clippers plus the rest of today's NBA.